Ayan. Have a blessed divine hope sa ating lahat. Ngayon ay September 29, 2024. At ang oras ay 9:55 p.m. Okay. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo una. At higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas. Pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka Diyos ng kaliwanagan, ang panalaing espiritu at ang inang lupa. Maraming maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa at sa apat na direksyon na ito from the northeast, west, south. Mabuhay ang nagmumula sa Maharlika Kingdom of God, the Lufasugsulu Empire, the Rule Islam, the 11 Countries Fancy. Mabuhay ang nagmumula sa Porlas ng Silanganan, ang Sikatan ng Araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kaunawaan, kaliwanagan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang lahat ng ating mga kapatid, no? Maraming maraming salamat sa lahat ng mga taong tumutulong sa akin, walang sawang tumutulong sa akin at hayaan nyo, lahat ng mga bagay ay may katapusang pagtitiis. Kung dumanas man tayo ng mga pagluha dahil sa mga dinadala natin everyday, no? So darating ang panahon na yung mga luha na yan ay mapapalitan ng luha ng kagalakan. Okay? So sandali lang muna, ha. Sandali lang. Ayan. Sorry ha, kasi gingreplyan ko lang yung napaka-importanting tao. Okay. Mga mahal kong kapatid, ang dami na namang pangyayari, no? So, itong gabi na ito, meron akong nais ibabahagi sa inyo sapagkat sabi ko nga, matutulog na lang ako. So, well, ito yung trabaho ko eh. So, may kinalaman ito sa quantum financial system. Okay? Mayroon nag-forward sa akin, no, regarding sa quantum financial system. At mayroon tinatawag dyan, may binabanggit dyan na itong ISO. What is ISO? This is International Standard Operation Code 200022 XML and XRI, no? Meron tayong tinatawag dito na meron silang tinatawag na TC68. Okay. Hindi ko na ito paligoy-ligoy. Alam niyo mga mahal kong kapatid, para sa kalaman ng lahat, the quantum financial system, it's not all about the money matter. It is all about also the global climate change. Yan po ang para sa kalaman ng lahat, baka hindi niyo alam. Okay, kasi ang alam lang ng iba, pag UFS, all about money, money, money here, money there. No, lahat ng money, 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 give me, money, 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 no? So, hindi na inaalam kung what is the fact behind all of it, no? Charot, nakapag-English ako nang wala doon, wala dito. So, para sa kalaman ng lahat, okay, tinawagan ko ngayon ang isang kapatid kasi, okay, paging Kuya Nas Bonifacio, no? Ayan, pinangalanan ko na. Paging Kuya Nas Bonifacio, no? Dapat tapos na tayo nito, kuya, eh, no? 2022, dapat tapos na tayo nito eh, no? Kaya lang, itong mga mahal lang kapatid, sinabi ko naman sa inyo, kailangan ko kayo, at sa ayaw at sa gusto nyo, kailangan nyo ako. Walang ibang hiningi sa inyo, alam nyo yan, na itong ISO 20022, no? Ayan, pinakita ko siya, pero hindi ko ibinigay yung pinaka-database nito dahil meron tayong mga dapat na bagay na dapat upuan at pag-uusapan. Higit sa lahat, ang igalang natin ang pamahalaan. Hindi tayo katulad ng iba na wala na yung pamahalaan, dinigito. Hindi dapat ganon kasi wala sa program na hindi natin igalang ang ating pamahalaan. Kisuhudang sino man yung presidente dyan, basta naabutan dito ng tinatawag na dapat for implementation,
ikalang talaga natin ang pamahalaan. So, itong kwantong financial system, itong ISO, International Standard Operation 20022 XML and XRP, sorry, XRP, no? Meron siyang tinatawag dito na TC68. Alam ninyo, kuya, dapat tapos na tayo nito eh. Kaya panawagan ko kay Kuya Nash Bonifacio, no? Kasi si Kuya Nash Bonifacio, no? Kuya, wala na tayong tago-tago dito, no? Wala nang tago-tago, sabi nila. Sabi nila, sinasabi nila ang tahimik, malalim, ang maingay, mababaw. Noon 'yun, no? Noon 'yun, ngayon panahon na para i-implement na dapat ang lahat ng implement. Lahat po ng pinangahawakan ng mga keeper natin, mayroon pong dapat karugtong 'yan. At kung hindi niyo mamasamain 'yung sinasabi ko, hindi ko kayo nilalang keeper from the word keeper, no? Kaya itong 25 metric tons of gold, ambot na lang sa inyo, no? Alam nyo, hindi ko to sinasabi para magmagaling sa inyo. Hindi tayo, wala, ako personally, hindi ako nakipagkompetensya sino man sa inyo, no? Bagkos ginagampanan ko lang ang trabaho ko, no? Dapat tapos na ito, kasi ito, hindi lang to sa Pilipinas, hindi lang to mga Pilipino makikinabang dito, buong mundo, no? At yung sinasabi naman, no, kuya, no? Di ba alam nyo to eh, no? So akala ko ba, so wala na tayong problema sa mga karugtong, no? Wala tayong problema sa mga karugtong. Ano ba, ginagawa nyo ba ito para hindi lang, ano, no? Sa lahat ng mga keeper, sa lahat ng mga pinagkatiwalaan, ano ba, ginagawa nyo ba ito para kilalanin kung sino tayo sa mundo? Ano ba, sino ba ang tunay natin pinaglilingkuran? Ang ating kapwa ba, ang ating sarili o ang Diyos? Dahil kung ang Diyos ang pinaglilingkuran natin, hindi tayo mag-iimbot, hindi tayo magkakaroon ng silusan sa trabaho, hindi tayo magkaroon ng inggitan, higit sa lahat, hindi tayo magkaroon ng siraan, no? Kaya para sa mga mahal na kapatid, no, sa totoo lang, tatapatin ko kayo. Sa totoo lang, no, ito, nagpapakumbaba ako sa inyo sa ngalan ng ikakapakinabang natin lahat, no, higit sa lahat ang mabigyan ng kapurihan ng ating kataas-taasan. Lahat ng hawak ninyo is nothing kung hindi marurugtungan yan. Ayan, taasan ko nang sinasabi. Kaya even the 25 metric tons of gold, kuya, no, kahit si BBBM pa ang nag-ano dyan, sasabihin mo na ganito, oh my God, no? Kaya nga ngayon, lahat nakamonitor lahat yan, no? Kaya lagi kong sinasabi, ang totoong Federal Reserve, hawak natin. And this is not all about the physical. This is the wisdom, no? Kaya nga lagi yung sinasabi ni FEM Senior, whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove, no? Alam nyo, hindi ko pinagsiksikan ang mga sarili ko sa inyo. Inihahayag ko ito sa ngalan ng ikakapakinabang natin lahat. Ngayon, kung gusto nyo na, kasi sa totoo lang, huwag kayong masasaktan sa mga sinasabi ko. Halos sa inyo na mga holder ng mga dummy account, sa totoo lang, huwag kayong magagalit sa akin. Hindi ko kayo hinusgahan. Pero, nakikita sa inyong mga ginagawa, gusto nyo na kilalanin kayo ng mga hari, mga reyna sa buong mundo. Yan kasi ang naging hindran sa lahat. Kaya ayaw nyo magpakumbaba. Pwes, kung ayaw nyo magpakumbaba, ako na ang nagpakumbaba sa inyong lahat. Alam nyo, sa totoo lang, ito, chinake ko ngayon, no? Kwantong financial system, akala nyo naman regarding sa QFS, it's all about money. Hindi lang ito perang pinag-usapan. May kinalaman din ito sa global climate change. Ah, no? Ano pa ba ang gusto ninyo, no? Apat na elemento ng daigdig. Elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, at ng lupa. No? Alam nyo yung alam nyo ba yung lumalabas ngayon? 2023 pa, nagsasabi na ako regarding sa dragon. Marami ang pinagtatawanan ako dito, no? Pero mga scientists na rin nagsasabi, nakikita na nila, isa pa, nakapropesya talaga yan, no? Ito, oh, ang linaw nito, oh. Kuya Nas, nasa iyo yung ano, alam nyo, tinawagan ko si Mami, no need to mention. Anong sinabi ko kay Mami? Mami,
Pwede naman ito, mami. Kaya lang, alam nyo, sa totoo lang, kahit nagkaroon tayo ng... Kahit nagkaroon tayo ng mga misunderstanding, ako naiintindihan ko kayo, no? Kahit nagkakasi, alam ko, ilang taon ninyong pinag-iingatan, no? Ako kasi, noong 2019 lang kasi ako nakita ni Kuya Emmanuel eh. Tapos, hindi ko pa pinaniwalaan yung ibinigay niya sa akin, no? Hindi ko pa to pinaniwalaan, no? Kaya sabi ko sa inyo, mag-research kayo. Yung ni Sarah G. Sarah na yan, kaya sabi nila, we are waiting for the green signal again. Bakit nila sinabi na we are waiting for the green signal again? Ibig sabihin, nag-signal sa kanila. Ang tanong, sino ang nag-signal at kailan? Ang pagkakaalam ko kasi, yun yung sinabi ko sa inyo eh, no? February 17, 2019 at 2 PM, no? Mag-research kayo, total, magagaling kayo dyan, no? Itong mensahe ko sa inyo to encourage, alam nyo, ako na nagpakumbabang loob sa inyo sa ngalan ng mga tao na sabi nyo, gusto nyo makatulong, no? Gusto niyo ito yung layunin ninyo, ganito, ganyan, mga ganito, nagugutom na eh, aminin nyo man o hindi, maging tayo mismo na may mga hawak, eh nagugutom naman, hindi lang gutom, patay gutom pa kamo, no? Tapos, sorry for my words, ha? Ito, tahasan kong sasabihin sa inyo. Mga nagpakilalang mga anak ni Pilato, no? So, anong nangyari? Daig pa yung mga, tawag nito. To make the story short, pare-pareho tayong mga patay gutom. Pero, ang lalaki ng pinanghawakan, mga trillion, quadrillion, bakit walang nai-implement? Kasi may kulang. No? Isipin nyo na lang ang buong katawan natin. Iisang katawan, pero iba-iba ang parts ng ating katawan. Iba ang function ng mata, ng ilong, ng bibig, ng tenga. Ganon din po sa ginagawa natin. Kaya ako, si Lidimin Canuto, never ako nagsalita sa inyo, lahat ng hinahawakan ninyo, isurinder ninyo sa akin. Walang surinder ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, coordination. No? Mag-ugnayan tayo sa bawat isa. Kasi pag sinabi kong isurinder ninyo ang hawak ninyo sa akin, pati lahat ng dapat obligasyon ninyo, ako ang dapat gagawa niyan. Pero hindi eh. Ano bang sinasabi ko? Ito lang yung trabaho ko. No? Alam niyo itong quantum financial system na ito? No? Yung mga crypto-crypto na yan? Sus, Ginoo ko, Maria Jose. No? Ito ay ginagawa nilang pamamaraan para makasurvive. No? But the fact is, balik tayo sa tinatawag na standard gold backup. No? Standard gold backup. At alam ninyo, sa totoo lang, sorry ha, hindi ko to sinasabi kasi I cannot please everybody. Alam ko yan. At hindi yung maaring ang alam ninyo ay alam ko, pero ang alam ko ay hindi ninyo alam. Tanggapin nyo man o hindi, yan ang katotohanan. Tigilan ninyo yung tungkol sa pagbebenta o magbili-bili ko noon ng yung piso na 1974-1972. Hindi po yan ang backup. Hindi po yan ang gold standard backup. No, hindi po yan. Kasi ni-research ko siya eh, no? Alam niyo, napakapabor sa atin dito. Oh my God. Sobrang blessed ang Pilipinas ko, no? No whatsoever. Philippines Maharlika. Sige na, para wala nang talo diyan. Ang pinag-uusapan dito, kaya lagi kong sinasabi sa mga mahal nating kapatid. Ang pinagtatalunan, kung sinong signature, sino ang tunay na mga ganito, pati mga nagkandamatay, hinuhukay pa. No? Mga anak ni Pilato, mga ganito, kung saan mga royal blood. Ang pinag-uusapan natin ngayon, paano natin gagampanan yung ipinagkatiwala at ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isit aside na muna ninyo yung mga pangarap na walang masamang mangarap, no? But Lidimin ay hindi nangarap. Hindi pangarap ang kay Lidimin because system is real. Sino ba ang nakapag-withdraw sa inyo? Ngayon, kung sasabihin ng iba, kung alam mo pala, bakit hindi ka mag-withdraw? Huwag kayong maging pilosopo. Dahil hindi ko pinangarap ang mamuno sa buong mundo. Ang sa akin lang, kung ano ibinigay sa aking trabaho, yun lang akin. No? Huwag ninyo kong igaya dyan sa iba na gusto pagharian ang buong mundo. No? Napakalinaw ng QFS, ISO 20022 XML and XRF. No?
ito yung 2022, ito yung nagpa-scan kasi ng backup itong kuya, tapos hindi nila maibigay yung tinatawag na source of origin, tininan ko, kaya lang hindi ko talaga ibinigay dahil nga unang-una, oops, teka lang muna. Meron tayong mga dapat pag-usapan. Hindi yan dyaryo eh na bibilihin mo, basahin mo, kung ayaw mo na itapon mo, benta mo. Hindi ganun. No? Kasi, ayan na, nawawala. Ang pinag-uusapan natin dito, kapakanan nating lahat. No? Alam nyo, napaka-easy nito eh. Kuya, alam mo. Alam mo na pinakita ko sa inyo yan. Alam ninyo yan. No? Kung ano yung, okay, ito yun eh. Ang ISO 20022 XML and XRF, meron pong kailangan na backup yan. No? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Sample, ha? Ito yung sinasabi ko. Talaga kayo. Ito cellphone, oh. Notebook ng cellphone ko. Sira kasi yung sukong cellphone. Ito cellphone ko, di ba? Cellphone to, limbawa. Ngayon, ang naka-registered na SIM card dyan is Globe. Ngayon, meron akong number sa Globe. Limbawa, 09, blah, 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 11 numbers. Naubusan ako. Nag-expired na yung load. No? Ngayon, meron akong load sa Smart. Hindi ko maaari loadan ito kahit may panload ako dahil ang nakaprogram sa cellphone ko ay ang tinatawag na Globe. Ganon din yan dito sa QFS ISO 20022 XML and XRF. May kailangan dyang backup. At ang backup na yan, kailangan magkatugma dyan. Kaya marami ang nagkiklaim na pupusasan. Kasi pagdating sa dulo, ayan na, palpak na, hindi na magkapariho. No? Kaya pag tinanong ng the source of origin, hindi may tanong, pusas talaga. Ito, hindi ko sinasabi ito sa inyo para magbida-bida sa inyo. Ang pinag-usapan natin dito, no, kapatid na nasa Jakarta Tunnels 2 ang backup. Alam niyo kapatid regarding sa mga backup na ano, yung sinasabing mga tunnel na 'yan. Ito lang ang sasabihin ko. Kahit isuka pa ang laman ng buong bunkers, as long as hindi maipalabas ang the source of origin, no? Pwedaw lang, no? Yan ang nangyari sa 3,500 metric tons panahon ni Noynoy Aquino. Same with nangyari kay PBBM. No? Kaya itong isang kapatid, sige. No? Pero kahit ganun katigas ang mga ulo ninyo, nandito pa rin po ako para sa inyo. Ganito lang ako manalita sa inyo. Hindi nagmamarunong sa inyo kasi Lidimin Canuto is nothing without the leadings of the Holy Spirit. At ganun ko kayo kamahal. Kaya para sa inyo, maanghang, mapait, mapakla ang panlasa ninyo, the way na magsalita ako sa inyo, dahil sa totoo lang, yung mga yan, para sa inyo yan, para hindi kayo mapahamak. Mahal ko kayo, aking mga kapatid. Mahal ko kayong lahat. No? Hindi nyo lang talaga tanggap ang buong katotohanan. Sige, tingnan natin. No? Pero, may pero, no? Hindi ko to tatahas ang sasabihin sa inyo para titingalain nyo ako kung hindi gusto kong ipakita sa inyo na walang pwedeng mag-question sa kapangyarihan ng Panginoon at doon sa tao na gagamitin niya. No? Pinatunayan ko na yan sa inyo sa pamamagitan ng patnubay, gabay at karunungan na ipinagkaloob sa atin ng katastaasang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahalika Investment Fund, may na-release? Sinabi ko na yun sa inyo, tahasan kong sinabi yan sa inyo, ni Kusing, walang mai-release. Walang nai-release. $24.5 billion regarding doon sa Malaysia na dapat ibayaran yung mga descendants ko, no? May na-release? Walang na-release. Kaya regarding sa 25 metric tons of gold, ito hindi ko to sasabihin sa inyo dahil nangarap ako ng gising. No? Kaya lagi kong sinasabi, no, kuya, alam ko nanonood ka. Kung mapapahiya ka sa ginawa mo, trabaho mo 'yan, no? Ako kuya, nandito pa rin ako para sa inyo. Mahal ko kayo. Ganun lang ako magsalita. The source of origin, tandaan ninyo ito. Kay kung operyo ang source of origin, bakit ang oper wala pa rin
tahasan kong sasabihin sa inyo, bakit ang oper hanggang ngayon, no? Dito sa Mindanao, dito sa amin sa lugar, marami dito, nandoon yung ID, nako, may ID ako ng mga oper, no? Eh, yung isa pang kaibigan, nagmalaki pa yata sa akin eh, no? Na gusto niyang ipahuli. Eh, sabi ko, bahala ka. Kung yan ang trabaho mo, bahala ka. Kay Piki daw. Hindi ako nagsabi. Yun din ang member, ha? Eh, sabi niya, asset siya ng NBI. Iwan ko sa kanya, no? Ang oper, kung ang oper din ng isa, ito sasabihin ko sa inyo, hindi para makipagkumpetensya sa inyo. Katulad din sinasabi ko, nandito lang ako, no? At sinisigurado ko sa inyo yan. Hindi tayo or ako mapapahiya sa inyo, dahil kung mapapahiya ako at papalpak ako sa trabaho ko, napapahiya ko ang nagsugo sa akin. Ganun kasimple na mathematics yan. Ganun kasimple na logic yan. No? Dapat isipin nyo yan. No? Kaya si Lidimin Canuto, no? Katulad ng sinasabi ko, I, Lidimin Canuto, declared regarding sa 25 metric tons of gold, walang maire-release dyan. Hindi tanga ang Federal Reserve. Hindi sila tanga. No? Hindi sila tanga. Hindi yan mga tanga. At ang US ay ginagampanan lang din nila ang kanilang mga trabaho. Saludo din ako sa US. Ang China, hindi natin kaawayan. No? Ang kailangan lang dito, kung ano yung problema, no? Uupuan with matching katotohanan, hindi yung mga sariling interest, mga kuribaw kayo dyan, no? Alam niyo sa totoo lang, kaya ako, no? Sinabi ko na yan, no? Sinabi ko na yan, but may mga bagay na hindi ko na i-detail sa inyo kasi that is the top secret, no? Para ano, basta ito yung ginagawa ko. Sinisigurado ko bilang pagmamahal ko sa ating bayan, no? Hindi ko to ginagawa para siya pala, totoo nga yung sinasabi, hindi. Mahal ko ang inang bayan. Hindi ko kailangan gumawa ng bagay para patunayan ko sa kapwa ko tao. No? Sino ba ang tunay niyong pinaglilingkuran? Ang inyong mga sarili, ang kapwa niyo tao, ang Panginoon? Tanungin ko kayo. No? Tatanungin ko kayo. Kaya itong quantum financial system na ito, no? Yung iba sasabihin, huwag kayong maniwala sa ano. Mas marunong pa kayo. No? Mas marunong pa kayo. Tanungin ko nga kayo, no? Kaya ako sinasabi ko sa inyo, quantum financial system, it's not all about the money matter. May kinalaman din ito sa global climate change, no? Ato'y mahabang usapin, kaya kong ipaliwanag yung tungkol sa mga global climate change, bakit may kinalaman ang QFS sa global climate change. Kailang abutin tayo bukas, okay? May mga bagay diyan, no, na mga dapat ay trabaho nila 'yan. At doon para kay Kuya, no, ang sabi niya, Lidimin, bilang taga-subaybay mo, pwede mo bang gawa ng paraan sa legislative about sa mga ganito? Sabi ko, yung mga bagay na yan, ang trabaho ko lang ay ito. Nandyan naman yung ating mga, katulad nga ng sinabi ko, hindi lang naman sinilidimin ang naatasan sa mga bagay-bagay. Eh kung ako na lang lahat, ano palang trabaho ng kapwa ko? No? Hayaan natin, ipagkaloob natin yung sarili, hayaan natin silang magtrabaho dyan. Magsabong sila dyan sa mga legislative nila dyan, kung ano-anong mga batas na the lawmaker is the lawbreaker din naman. Hmm? The lawmaker is the lawbreaker din naman. No? Alam nyo sa totoo lang, no? Ang ganda ng programa sa totoo lang. Ang galing, no? QFS, alam ito ni Kuya. Kasi pagpindot ko, Kuya, ito. Kuya, kailangan ng ganito. Kuya, kailangan ng ganito. No? Alam niyo, may mga bagay, tandaan nito yung sinasabi ko. May mga bagay na mayroong, yung halimbawa, yung time na yon, gustuhin man natin, pero always remember that ang mga bagay-bagay ay ang panahon ay may tamang kapanahunan. The right time, the right place, the right person, no? At higit sa lahat, God has a perfect time for us. At ang tao, kahit anong pagpaplano, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan pa rin ang siyang magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay. Wala tayong ibang dapat gagawin kundi humingi tayo, no, ng karunungan, ng guidance ng kataas-taasan. Ang dapat sa atin ang sumunod lang. At anuman po ang ipinagkatiwala sa atin, karunungan man yan, kayamanan man yan, kapangyarihan man yan, huwag po nating abusuhin, no, para sa mga sariling interest lamang, no? Katulad ng sinasabi ko sa inyo, kaya kung bakit nagkakaroon
ng mas lalong patindi ng patindi ng mga hidwaan sa mga sa bansa. Totoo yung sabi ng aking Kuya Emmanuel, no? Dalawa lang ang bagay na punot dulo ng kaguluhan na ito. Unang-una, back up ng langis at itong back up ng metal. Kaya mga mahal kong kapatid, no? Ang ganda talagang kanina nung kasi may nag-forward sa akin. Napaluha ako kasi alam niyo sa totoo lang. Alam natin eh, no? Itong mga pinilosopo na itong mga iba, eh gawin mo gito. Katulad ng sinasabi ko, no? Katulad ng yes kapatid na Jennifer Kadungog, purihin po ang nagsugo, hindi po ang mga sinugo. No? Yan lang po talaga ang maano ko sa inyo. Kaya ako, no, may nagtanong sa akin, ano ba talaga ang ano mo? Ano ba talaga ang kumbaga, ano ba talaga ang ini-insist mo, pinaglalaban mo, no? Isa lang. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Tingnan mo yung mga ano diyan, mga na-overdose sa kuan, no? So nga-disgrasya, salip na grasya, nga-disgrasya kasi nalasing sa mga kapangyarihan, nalasing sa sobrang karunungan, no? No? Mga nalasing, no? So anyway, hanggat, no, mga mahal kong kapatid, no, ay kahit papaano, pasalamatan pa rin natin ang QFS, yung ginagawa nilang kapamaraanan, yung mga crypto-crypto na yun, although na it's not allowed of our Federal Reserve. Kaya nga yung Bitcoin, talagang naano yun eh. So, itong mga crypto-crypto na ito, same pa rin yan, Bitcoin pa rin yan, kaya lang iniba lang nila ng, ano, parang palabas ba, no? Iba-ibang mga gumana, pero isa lang story, like for example, James Bond. No? James Bond pa rin yung story, pero iba-iba lang gumana, no? So, alam nyo, mga mahal kong kapatid, hindi biro to eh. At, before kong makalimutan, you should tala futa kalahira sansan tay kalahira fo kalakin tay tay should tala. Mga mahal kong kapatid, mag-ingat ang bawat isa. Nanindig ang balahibo ko. Shukra la shinsan era kanda la vo la era siya. Magsipaghanda ang lahat. Alam nyo kung bakit. Maraming magaganap ng iba't ibang paglilindol sa iba't ibang panig dito na lang sa atin sa Pilipinas. No? Nakakaawa ang mga may mga maliliit na bata, no? Uulitin ko. Shukra lahira san sansanay. Ya, tukra lang funta kaday sansanay. Uulitin ko. Magkaroon ng iba't ibang paglilindol, no? Sa buong Pilipinas, no? Iba't ibang lugar ng malalakas na paglilindol, no? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mabuhay apat na elemento ng diigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Ang titigas talaga kasi ng mga ulo nyo. Gusto ko i-share sa inyo. Sinabi ko nito sa inyo eh, before nangyari ang pagbaha doon sa China, meron tayong kapatid na nandito naka, well, kausap ko face to face, no? Lady Maine, kailangan talagang magkaroon ng gera kasi ganito ganyan, pero alam ko na sila yung mga tao na napangakuan ito'y pupunduhan, no, ng ibang bansa, no, para girahin yung China. Sabi ko, hindi dapat ganyan kapatid kasi hindi natin kaaway ang China, ganito ganyan. Ay, hindi, kasi kailan, kasi nalaman ko na pinangako sa kanila na pag panalo nila ang laban, ibibigay sa kanila ang kapamahalaan ng buong Mindanao. Ang sabi ko, hindi papayag ang Diyos kasi kung ibasin natin sa Banal na Kasulatan, sa Book of Kawikaan, huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno at huwag ninyong aagawan ang mga naulila sapagkat aagawin ito ni Yahweh upang ibalik doon sa mga naulila. At pangako ng Panginoon, ibabalik niya lahat ng kayamanan matagal na niyang ipinagkaloob sa ating mga ninuno. Pero anong sabi niya? Hindi na ano yan yung mga panalangin na yan kasi ngayon kailangan talaga ng gera kasi ano daw, yun ang daw ang paraan para mapagharian ang isang nais na pagharian. Sabi ko, nagkamali ka. Kaya ibinahagi ko sa kanya yung nangyari kay Joshua Fat. Nang sabi ko, si Joshua Fat, inutusan siya na sakupin yung isang kaharian. Tanong ni Joshua Fat, Panginoon, paano ko gagawin yun? No? Anong laban niya sa mga pana? No?
So ang sabi ng Panginoon, mag-ipon ka ng mga aawit. Just imagine, mga aawit ang pinaipon ng Diyos sa kanya. No? So ginawa niya. So ang Diyos ang nagkontrol lahat. Ang ginawa ng Diyos, ginulo ng utak pati yung hari, kaya sila mismo nagpatayan. So the time na yon, mga after 1 week, kasi yun yung sanang time na sila talaga ipupunta doon para, alam mo na, no, yung maghanap talaga ng, kumbaga sa Bisaya, maghanap og bikil ba, no, talagang gagawa ng pamaraan para busitin ang China. So hindi nangyari yun kasi binaha ang China. Tuwang-tuwa naman ang mga Pilipino, kinarma ang China. Anong sinabi ko? Karma pala ha. Paano pag sa atin mangyari, hindi karma din? Di ba, hindi nagtagal ang Pilipinas, ganun din ang nangyari. No? At this time, no? Alam ko marami sa inyo, lalo na hindi ako tanggap, alam ko marami sa inyo, in-underestimate ninyo ako. Pero, sa ginawa ninyo, hindi po si Lidimen ang in-underestimate ninyo, kung hindi ang Panginoon na nagsugo sa akin. Ha? Kaya I, Lidimen Canuto, declared, malaki ang posibilidad na walang eleksyon. Ha? Sasabihin ng iba, yabang nito, ano kaya ang gagawin niya? Kaya niya bang pigilan? Alam nyo, sige na, kaya itong mga kababayan natin, sige, tanggapin yung mga pira nila. Eh, dito lang sa Mindanao, ha? Ano na dito? Bigayan na dito. Sabi ko, sige, tanggapin ninyo. Pero, ngunit, subalit, datapwat, no? Magkakaalaman tayo niyan. This is the time for reckoning what has been will be done. Again, there is nothing changed under the sun. Alam mo, kapatid, yung mga ano na yan, no? Ito lang ang sasabihin ko. Ang tunay na ikaw ay resulta ng iyong gagawin. No need to self-proclaim who you are in this world. No need. Ang tunay na ikaw ay resulta ng iyong gagawin. No? Yan lang ang masasabi ko. No? Kaya itong isang kapatid, tahasan kong sinasabi yan. Okay, fine. Kung may magawa kayo, I am happy. Hindi ako katulad ng iba dyan. No? Gagawin lahat ng kasiraan ng kapwa. Ako, dito sa isip, lalo na sa puso ko, ang Diyos ang nakakasiyasat sa atin. Ako, masaya ako sa ikakatagumpay ng ating kapatid. Pinapanalangin ko pa yan. No? Dahil sa totoo lang, ang katagumpayan ng isa ay katagumpayan nating lahat. Higit sa lahat, para sa bayan ng pinili ng Diyos. Anong mga pinagtatalunan ninyo? No? Ano yung mga pinagtatalunan ninyo na kung ano-ano? No? May nag-self-proclaim, appointed son of God. Ngayon na naman, may nag-proclaim, infinito di Diyos. Mayroon na mga nagsiself-proclaim, they are the choosing one. May nagpo-proclaim, anointed one. Ano pang ipoproclaim ninyo? Ano pang gusto niyo i-proclaim? Basta si Lidimen Canuto. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. No? Ang tunay na ikaw ay resulta ng iyong gagawin. At bilang tunay na ikaw, hindi ka man nakikita ng kapwa mo dahil hindi kailangan na lahat gagawin mo ay kailangan mong i-broadcast sa tao. No? Ang pinakadiyos ng kaliwanagan ang nakakasiyasat sa lahat nating ginagawa. Lihi man o hayag, ang Diyos ang nakakasiyasat ng lahat. No? Ang Diyos ang nakakasiyasat ng lahat. At kung pag-uusapan about sa mga pangalan ng Diyos, iisa lang ang sasabihin ko sa inyo. Ang tawag ko sa kanya, Apo. Hindi si Ferdinand Marcos, ha? Apo, why? The Alpha Power Omega. Hindi lang Alpha Omega. Kasi the Alpha, alam natin the Alpha it mula sa umpisa, and Omega is katapusan or wakas. Nasaan yung kapangyarihan? No? Ano ang uumpisahan kung walang dakilang kapangyarihan? Ano ang tatapusin kung wala kang kapangyarihan? Kaya Alpha Power Omega. Hindi na dito, no? Kasi kung pag-uusapan natin ang mga pangalan ng Diyos, nagtatalo-talo lang kayo, no? Na ang tunay na pangalan ng Diyos ay ganito. Ganito, ganyan, ganyan. At ito ang tandaan ninyo, huwag kayong masasaktan kahit kailan. Hindi maaaring pumantay ang nilalang ng Diyos sa naglalang sa Kanya. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Alam ninyo,
may nagtanong sa akin, "Ma'am, anong mangyayari kung hindi magaganap 'yan?" Isa lang sinabi ko. Sa panahon nila Moises, sa panahon nila Noah, bagamat may mga ganong mga senaryo, kaya nga mayroong mensahero na pinadala, mga propeta din pinadala ng Diyos, no? Magkaroon man ito ng mga ganong senaryo, ang mga nakikinig at sumunod sa kanya ay mayroong nilalaan ng Diyos para sa mga bagay-bagay na hindi mapahamak. Same with us sa panahon ngayon. Hindi lahat po, walang pinagay panahon nga ni Jesus Christ eh, no? Kung sino lang yung naniwala sa kanya, yun lang ang maliligtas. Same with us ngayon, no? Kaya sabi ko, kaya nagsabi sa akin, "Ma'am, totoo pala yung sinasabi mo regarding doon sa dragon, no?" So sabi ko, ayan, pinatunayan na rin naman yan, no? Ng maski mga scientists, "Ma'am, paano yan? Ganito, ganyan." Sabi ko, kahit kaharap mo yung dragon, ito ang sasabihin ko sa inyo, hindi kayo pakikialaman ng dragon yung may mga tatak ng Panginoon. Kung mayroong sinasabing tatak ng 666, pwes may tatak din ang Panginoon, no? Ano yung tatak ng Panginoon? The Holy Spirit. Makikilala ni dragon ang walang tatak ng Panginoon. And take note, paalala ko to sa inyo, kaya kayong mga politiko, gusto kong ibahagi sa inyo sa Book of Kawikaan, no? Nandito yan. Darating ang panahon ng mga namumuno sa ating bayan, mga gobernador, ano pa mang mga pamunuan nila dyan, hahanapin ninyo ang inyong kamatayan, ngunit hindi nyo masusumpungan. Kaya kayo, makikiakyat kayo ng mga bundok, no? Hihingiin ninyo ang inyong kamatayan, pero hindi nyo masusumpungan. Tingnan ninyo kung gaano, no? Kung papaano igawad ang puot ng Panginoon sa mga matitigas na ulo. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Alalahanin ninyo, no? Kaya itong mga tao na, alam nyo, masakit man sa akin, mga pinagkaitan, no? Multimukalsada, ginigipit ang mga kapatid. Hayaan nyo, no? Darating man ang panahon, no? Yung mga pagluha ninyan, kung mapagtagumpayan ninyo yung challenge sa buhay natin na yan, luluha kayo ng kagalakan. Papahiran ng Diyos ang ating mga luha, no? Kaya ang magtiis at nanatiling tapat sa kanilang mga tungkulin, ang siyang tunay na maliligtas at tunay na makakamit ng kanyang ninanais. Tanungin ko kayo, bakit kayo gumagawa? Bakit nyo ginagawa ang mga buhay? Ano ba talaga ang misyon na sinasabi ninyo? Yung mga accounts na yan, yung mga global asset na yan, yung mga lahat ng klase ng mga accounts na yan, mga heritage accounts na yan. Ano ba ang ano nyo? Ano ba ang mga layunin ninyo? No? Humanitarian, ganito, ganyan. Ako, simple. No? Kaya sabi ko sa kapatid, uusapan ng mga backup. Ito'y may kinalaman sa karunungan na ipinagkaloob sa atin ng kataas-taasan. Itama ninyo ako kung mali ako, kung sang-ayon kayo o sa hindi, magbigay kayo sa akin ng opinion. Ayan, nawawala. Magbigay kayo sa akin ng opinion. Alam nyo kung bakit? Sasampulan ko kayo. Maraming nagsasalita na ako, pinag-iwala ako ni tatay, ni tatang, ni apo, whatsoever dyan, mga tawagan ninyo, no? May mga green book, mga black book, mga kung ano-ano mga book yata, mga pinag-uusapan. Bakit hanggang ngayon walang nakapag-implement? Sorry ha, pero kailangan kong bagbigkasin ito. Na-appreciate ko naman, no? Na-appreciate ko naman po, no? Na-appreciate ko, no? Hawak ko yung kaban ng tipan, hawak ko yung ganito, but bakit nagkaroon pa rin ng pagkakamali? Bakit nagkaroon pa rin ng kaguluhan, no? Kung iyan naman ay nasa ano na yan, nasa Holy Bible na yan, no? Bakit yung isa sasabihin, hindi ako may hawak ng green book, no? Kaya iba sa Luzon, iba sa Mindanao, no? Hindi ako may hawak ng ito, ha? So pareho lang pinaglalabanan ang totoo. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Isang cellphone, no? Like for example, Samsung, no? Hindi lang naman isang pirasong Samsung ang ginawa ng Samsung, no?
Alimbawa, Samsung 125, halimbawa na lang ba? No? So, pito tayo ang nag-claim ng Samsung 125. Ngayon, yung pang-walo, yun yung nakapulot sa cellphone. Paano mapatunayan ng pang-walo na sa ating pito ang tunay na may-ari ng cellphone na pinag-uusapan? Diba? Sa papamagitan ng PIN code, kung sino makapagbukas ng cellphone na yun, yun ang tunay na may-ari. Na? Ganun ang kasimple. No? Kasi, maraming nagtatalo. Ako may hawak ng black book. Mayroon pa nga dyan sa Shangri-La eh. Muntik nagsuntukan. Kaya binan sila dyan sa Shangri-La. Buti na lang malalaking katawan ng bouncer sa Shangri-La Plaza. Ako may hawak ng black book. May mga green book. May mga blue book. Kung ano-ano mga book-book ang ano. Hanggang yung iba na book-book na lang yata. Ngayon, ito na yung mga sinasabi. May hawak ng kava ng tipan. Well, na-appreciate ko, no? Pero hindi lang isang nagtitlaim. Marami din ang nagtitlaim. Hawak namin ang kava ng tipan. No, so bakit hanggang ngayon tapos pinagtatalunan? Tapos ayan na yung mga nagse-self-proclaim appointed son of God. Meron pang the chosen one, no? Meron pang sinasabi na the chosen one, anointed one. Kung ano-ano mga self-proclamation. No, kung ano-ano mga self-proclamation. Ito tandaan ninyo at huwag kayong magagalit sa akin, no? Even Jesus Christ, hindi siya nagsalita, ay, ako pinadala ng aking ama para iligtas ko yung mga buhay ninyo. Wala siyang sinabi ng ganun. Bagkos, ginampanan niya ang kanyang dapat gagampanan. Higit sa lahat ang ipamilita, ang kagandahang loob, ang kabutihan ng kataas-taasan. No? Hanggang sa dumating ang punto na siya ay pinag-iinitan, kaya ayun, gipako siya dun sa krus. No? Ayon sa kwento, no? Ayon sa sinasabi nila, no? So, to make the story short, nung time na hinanap kung sino yung Messiah, wala na. Ayun na, nakalambiti na. So, ngayon, panahon ngayon, no? Ano ang inaantay ninyong Messiah? Gusto niyo ba na mayroon tayong ulit ipapako sa cross para lang masabi, ay, siya pala ang Messiah? No? Ganun ba ang gusto nating mangyari ngayon? No? Ganun ba? Randy Bautista, yung ibang Quran daw ng King of Recognized Asset Nation. Speaking of kanya, no, the good Quran, yung Quran, hindi yung Quran ng Bible ng ating mga mahal nating mga kapatid na Muslim, ha? Quran, no, Recognized Asset Nation, K of the Royal Asset Nation, mga ano na yan, no? Alam niyo mga mahal kong kapatid, lagi kong hinahantulad sa inyo, no? Ginagamitan ko kayo ng mga talinghaga, cellphone, mga ganito, ganyan. Common sense, nasa inyo na yan, no? Alam ninyo, katulad ng sinasabi ko, ako kasi ginagawa ko lang kung ano yung nararapat. Napakaliwanag ng instruction. Ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat, lalo na ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ito na, bulgara na tayo. Okay. In due respect to our kapatid, no? In due respect to our kapatid na Sultan Hajula Amil Hassan, alam niya na rin ito at napaabot ko na rin sa kanya. That, yung nakakatanda niyang kapatid, according sa report sa akin, nag-claim ito sa Citibank. Okay? Pagdating ng Citibank, buti hindi na pusasan. Why? Mayroong hinahanap na hindi kayang ibigay. Yung hinahanap na yon, kapatid na Sultan Hajula Amil Hassan, sa bagay na yon, ibinigay ko na, ging-approve ko yon sa ating mahal na kapatid na Sultan Hajula Amil Hassan. Ibinigay ko na yan sa kanya. And I don't know kung na-recall niya ito. Same with Master Yama, no? Si Master Yama, tulog siya, but siya ang makapagpatunay that yung gamit niya, bagamat hawak na niya yung gamit, bagamat na siya na yung holder ng gamit, siya na yung nasa kanyang mga kamay, may mga bagay na hindi niya alam. May mga bagay na hindi niya sukat akalain. Dahil, yung time, syempre, ipinagkalob sa atin isang bagay, Master Yama, itong gamit mo ay blah blah blah, etcetera. Yan. Tinulungan natin ayon sa karunong na ipinagkalob sa atin hanggang sa, kumbaga sa gamit is nag-upgrade yon hanggang sa
natuklasan ang mga bagay-bagay. Actually, nagagawa ko siya, pero sa pamamagitan ng gamit ni Master Yama, ay kahit papano mas madaling napadali ang trabaho. Same with mga kapatid ko, mga mahal kong kapatid. Kung talagang mahal ninyo, no, ang ating bayan, no, hindi ko sinasabi ninyong isurrender ninyo sa akin yan. Maging si Lidimen, kung susurrender man ako sa nagsugo sa akin, hindi sa kapwa ko tao. Okay? Sa Panginoon ako magsurrender, ipagkakatiwala ko sa kanya lahat. I mean, ipagkakatiwala ko sa kanya na siyang magbigay sa akin ng karunungan, no? Siyang magbigay sa akin. Alam nyo, mga mahal kong kapatid, tandaan ninyo na even the Bible, no? Sa banal na kasulatan, nakasaad dyan. Darating ang panahon, yung mga ginto na yan, yung mga pilak, mga diamonds, o anong mga precious metal stones dyan, wala na rin saysay dyan. No? Kahit igulong-gulong nyo yan, wala na rin pakinabang yan. Ah, maniwala kayo sa akin sa hindi. Ako, sinasabi ko na sa inyo, hindi makakapagsalita si Lidimin sa inyo kung walang leading sa akin at hindi ako pwede magsalita ng ganun-ganun lang. Mahal ko kayo, mga kapatid ko, kaya ako, nandito lang naman po ako para sa inyo. Marami na tayong kapatid, no? Katulad nung isa, no? Alam mo ito, kapatid, eh, no? Pinakita ko pa nga sa iyo kung ilang percent na ang interest. Kaya lang, sinabi ko na nga sa inyo, please lang, walang magsasalita na ako si ganito, ako si ganito. Ako nga sinasabi ko, eh, aba ninyong lingkod, no? Why Lidimin? Because Lidimin, no? Ay spiritual yan. Hindi yan basta-basta na account na ginamit kong Lidimin Kanuto. From the word Lidi, babae, min, lalaki. Ang magagawa ng lalaki ay magagawa rin ng babae. Kanuto, kan. Kung tutusin, kan yuto, ibig sabihin, magagawa mo rin. Kan yuto, no? Yan ang ibig sabihin ng aking account, no? At saka sa panahon ng mga imperyo, no? Ay yung sa mga babae ay lady talagang tawag nila, yung may mga talagang may mga matataas na mga tungkulin, katulad ba ng Jewel in the Palace, no, yung mga jumong, no, may mga lady joy, no, lady han, no, kung sino nakakapanood ng Korean novela, charot, no. So ganun po yon, mga mahal kong kapatid. That's why lady men. Kaya ako, naranasan ko, pinahiya niyo na ako, gipost nyo pa ako, parang sabi na parang ang dating, ninakaw ko yung isang gamit, nagbenta ko ng 5 million, nagpakaayahay ako sa Mindanao. Oh my God, hindi na sana ako ng utang. Yung isa nga, nag-ano na nga sa akin ng utang, hindi ko pang nabayaran, eh, no? Pero lahat po yan ay tinanggap ko. At sa kabila ng lahat, hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo, bagkos nahahabag po ako sa inyo. Dahil nandyan naman ang Diyos, eh, no? Yung iba ginagamit din ng words ng Diyos, pero sa isip at puso, siya ang nakakasiyasat ng lahat. Okay? Hindi ako nagtanim ng galit sa inyo, bagkos hinihingi ko na lang sa Panginoon na bigyan pa niya ako ng lakas. Kalakasang physical, kalakasang mental, higit sa lahat, kalakasang spiritual. At mas lalo kong pinagbubutihan ang aking trabaho, hindi para sa aking sarili, kung hindi ayaw kong mapahiya ang nagsugo sa akin. Hmm? Ayaw kong mapaya ang nagsugo sa akin. Kaya even the personal life, tahasan ko naman sasabihin sa inyo, Lidimin Kanuto is not a perfect. So even my personal life, inayos ko ang buhay ko. So nagpasalamat ako sa Panginoon. Ayan, nandyan yung asawa ko, sumusuporta sa akin, tinutulungan ako, naiintindihan ako, nauunawaan ako sa trabaho ko. At nagpasalamat ako sa Panginoon dahil bagamat single parent at talagang ang laki talaga ng aking pagkukulang, no, sa time ng aking mga anak, pero ang aking mga anak ay nandyan ang patnubay at gabay ng ating kataas-taasan, no. Kaya alam nyo, mga kapatid, sa totoo lang, for me, ha, no, for me, bakit ko ito nababahagi sa inyo, yung sinabi ko sa inyo na huwag na kayong magtalo-talo, no? Kung sino talaga ang appointed son of God, may mga ganun pa na ito ang pangalan ng tunay na Diyos, mga blabla. Alam nyo kung bakit? Napakasimple. Lagi ko itong ibinabahagi sa inyo.
Minsan, nang nangaral ang Panginoong Hesus, ang sabi ng kanyang mga alagad, Panginoong Hesus, ang iyong mga kapatid at iyong ina ay nasa labas. Anong sagot niya? Ang aking mga kapatid at ang aking ina, yaong nakikinig sa akin at sumusunod sa aking ama na nasa langit. At makikita dyan sa book of mga ngaral, no, mga mahal kong kapatid, kaya kayo dyan, lagi na lang kayo nagtatalo, pangalan ng Diyos, mga ganito, ganyan, ganyan. Tapos ayan na yung mga nagtalo-talo kayo, no, nag-away-away kayo. Isa lang naman eh, isa lang naman ang nais ng Diyos sa atin, no? Eh kahit pa naman sino ang kinikilala mong Diyos, anong pangalan ng Diyos mo? Si Allah ba? Si Yahweh ba? Si Jehovah ba? Si Jesus Christ ba? Eh kung ito naman, no, sa Book of Mga Ngaral, chapter 12, verse 15, kung wala ka naman nito, ito yon. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Eh kahit naman pala sinong Diyos ang sasabihin mo, mga Diyos, kung anong pangalan ng Diyos ang nais ninyo, Jehovah man yan, si Yahweh man yan, si Jesus Christ, si Allah naman, eh kung wala ka naman takot sa Panginoon, anong benefits dyan? Kahit ipagsigawan mo, ito yung tunay na pangalan ng Diyos, kung wala ka naman pagsunod sa Kanya, at wala kang takot. Number 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Ayan, napakaliwanag. No? Napakaliwanag, no? E sabi ko nga sa inyo, from the book of Genesis to book of Pahayag, kahit memoryado ninyo yan, kung yan ang mga bagay na yan, ay ipagmamataas nila naman sa inyong sarili, ako ang may alam ng ganito, ako may alam ng ganito. Sayang lang, di ba? Sayang lang. Dahil nandoon na, hindi na namalaya, nagmamalaki na tayo sa ating mga sarili. Para lang talagang sabihin na, siya talaga yun. No? Basta ako, si Lidimin Canuto, dinideklara ko yan. Mahal ko kayo, mga kapatid ko. Ngayon, yung tanong nga kaganina, paano Lidimin pag walang ma-implement yan? Sabi ko, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Hanggang maglabas na yun si Dragon, nabahala kayo dyan. Dahil yung dragon na yan, nako, yung mga walang tatak sa Diyos, no? Kasi alam din ni dragon eh, kung sino yung walang tatak ng Panginoon, ng kataas-taasan, humanda, latigong abutin, no? So, anong silbi ng, kilala mo, Panginoon, itong pangalan ng Panginoon, ito ganyan. Hanggang yung iba, naging sanhi ng inyong pagkatalo-talo. Basahin ko nga ito, Exodus 23:22. Okay, kapatid na Randy, Santiago tuloy. talaga lang naman. No? Sandali lang. Ano yun? Exodus 23. O sige, babasahin ko, kapatid. No? Salamat sa iyong binahagi, kapatid na Randy Bautista. Buti na lang, nanditong salamin ko, charot. Okay. Ito na, kapatid. Exodus chapter 23, verse 22. Nasaan yung aking ballpen? Babasahin ko para sa inyo. Dahil yung iba, wala yatang Bible. Nakalagay dito sa chapter 22, okay? Ay nako, kahit meron akong salamin, talaga lang naman, 21, tapos 21, tapos saan ba si 22? Okay, ito, Exodus chapter 23 verse 22, nakasaad dito, mga mahal kong kapatid, kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Talaga lang naman, kapatid. Dahil yung nangyari sa akin noong September 28 in the early morning, wow, wala akong masabi. Talagang God is good. Ganyan kapuputiktahan ng Panginoon. Babalutan kanya ng kanyang banal na espiritu. Why? Yung nangyari sa akin noong September 28, ito lang, no? Kung hindi ako nakalipat ng upuan, sapol ako. And then just imagine, sabi ko, yung mga bubog ng salamin ng bus, nakatulong yung moisturizer. Kasi for the first time, sabi ko, naglagay ako ng moisturizer. Kaya nung sumabog yung mga bubog, yung mga bubog,
nag-slide lang sa aking mukha kasi may moisturizer yung mukha ko. Tapos yun na yun. Yung mga bubog nandoon sa aking buhok. Ang dami kong bubog na nakuha. Yes, kapatid. Maraming salamat. No? Tugma doon, no? Tugma. So, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati. Pinasasalamatan ko at akin talagang itinataas ang nagsugo sa akin. Puri ng nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ang sarap basahin nito, kapatid. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan ko kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga... Okay, ito na yun, no? And then, Ecclesiastes chapter 25. Ayan, nag-take note ako, kapatid. I love this. No? Oh, ito pa yung mga kudkod, mga sipkod-sipkod, mga inti-inti, oh, ng bangko, oh, sus pastilan, Ginoo. Kayo talaga, nag-aantay lang ako sa inyo dito, nag-aantay lang ako sa inyo dito, and then, Ecclesiastes, ha, nabulol ako, Job 13 to 14, okay, babasahin ko ha, kasi yung iba, walang Bible eh, charot, no? Babasahin ko sa Ecclesiastes. Ayan. Tingnan mo ha. Tingnan mo, Slidimin. Nangudigo pa ito. Ecclesiastes. Saan ba? Ano yan, kapatid? Oh. Ano ba yung ano ng... Kapatid na Randy, ano bang ano ng Ecclesiastes? Ano bang ibang ano ng sari ng Biblia ng Ecclesiastes? Uy, kapatid na Randy. Ecclesiastes nga, ano bang ano ng Ecclesiastes? Mga hukom? Tama ba mga kapatid, mga hukom? Na? Oh, tingnan ko nga, mga hukom 200 Ecclesiastes, mga hukom ba 'yan? Hoy, kapatid na Randy. Ah, Book of Mga Ngaral. Love you. I love you, kapatid. Okay, thank you. Okay, Book of Mga Ngaral. Talaga lang, ito pala yun. Si Book of Mga Ngaral, chapter 12, verse 13. Abot ba dito, kapatid? Bakit? Baka kulang itong ano ko. Ah, ito. Book of Mga Ngaral, or Ecclesiastes, chapter 12, verse 13 to 14. Okay, babasahin ko dito sa 13. Ito na nga yun, kapatid, no? Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin ay hayag man o lihim, mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa Diyos. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. No? Kaya ganoon lang kasimple mga mahal kong kapatid. Ang mga lagad dito, sundin ang kanyang kalooban. Ano ba yung mga ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon? Ano ba talaga? Lagi natin sabi enough ba yung mga humanitarian? Yan ba ang kalooban ng Panginoon? Ha? Tanungin ko kayo. Yan ba ang kalooban ng Panginoon? Ano ba sa palagay ninyo ang sinasabing kalooban? No? Ano bang sinasabing kalooban ng Panginoon? Tanungin ko kayo. Yan bang mga humanitarian? Yan ba? So, kailangan makilala natin ang ating mga sarili, no? Kaya nga ako, kilala ko ang aking sarili. Kaya kung kayo, nag-claim kayo, nagsiself-proclaim kayo ng mga appointed son of God, nagsiself-proclaim kayo ng mga appointed, mga anointed one, mga nagsiself-proclaim ng mga infinito di Diyos, mga nagsiself-proclaim na choosing one, mga hari, mga reyna, mga kung ano-ano dyan, no? Si Lady Min Canuto po, ako din po ay mag-self-proclaim. Pero ngunit subalit datapat, mag-self-proclaim din po ako. Ako ang pinakamasamang nilalang na makilala ninyo balang araw. Ngunit subalit datapat, ang makilala ninyo ako na pinakamasamang nilalang dahil darating ang panahon, walang kadugo-dugo dito. Walang kapatid-kapatid dito, walang anak-anak dito. Ang nagkamali ay kukurutin ko. Handa na ba kayo? So, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mahal ko kayo mga kapatid. No? Mahal ko kayo. Ipagpaumanin ninyo kung masakit, mapakla, mapait, no? Sa inyong mga panlasa, ang aking mga ibinabahagi ko sa inyo. Pero ganun ko kayo kamahal.
hindi ugali kasi nilidimin ang magpuri-puri ng mga bagay na hindi dapat kapuri-puri. At alalahanin ninyo, saan na silo si Inang Eve, diba? Sa pamamagitan ng mga magagandang salita at magagandang bagay na ipinakita sa kanya ni Satanas. Kaya hindi lahat ng magaganda na naririnig natin at nakikita ng ating mga mata, yun ay ikakabuti sa atin. Bagkos, ito ay paraan ni Satanas upang masilo ka sa kanyang patibong. Mga mahal kong kapatid, isipin ninyo ang sinasabi ko sa inyo. Kaya lagi kayong mag-iingat, no? Ingatan ninyo ang inyong mga pananampalataya. Yung mga QFS na yan, ano lang yan, no? Makamundo lang yan. Ibig sabihin, dito lang yan sa mundo. Ang sikapan natin, no? Ay yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko, para sa iba, no? Bagamat ito ay akin ang naibahagi, after nito, meron akong isi-share sa inyo na awitin. Kaya sana mga mahal kong kapatid, pakinggan ninyo ang mensahe ng awitin na yan. Okay? Pero bago pa man, ako muna ang kakanta para sa inyo, para makatulog kayo dyan. Kakantahin ko pa ba? Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Lord. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Lord. O, ayan ha. Sana makatulog kayo. Charot. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. At mga mahal kong kapatid, hayaan natin na ang Diyos ang siyang gagamit sa atin para sa iyong kalooban, hindi yung gagamitin natin ang Diyos para sa mga sariling kapakanan. Isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong panonood at sa patuloy na pagsuporta at paki-share na lang po sa ating video na ito. Katulad ng sinabi ko, after nito mag-share ako sa inyo ng kanta, so panoorin niyo lang kasi magfa-flash ito sa inyong mga screen, okay? Hello kay Randy Bautista. Before that, no, I am mahalin at ibigin ng ating kapwa ng gaya ng sa ating mga sarili. Yan ang kalooban ng ating Ama. Maraming salamat kapatid. No, kay T. Ligaspi, sino pa? Wilfredo Baltar, good evening po ma'am. I'm watching from Valenzuela City po rin na nagsugo, hindi mga sinugo. Kay Jennifer Kadungog, kay Carolina Katungal, thank you so much. No, kay Juanito Resurrection Marasigan, kay Elsa Vitor El Cisora, no? Kay Carolina Salvador, ayan, kay Marciang Maghanoy, no? Okay, sino pa? Carmen Toble, marami pa ito, no? Josephine Dapon, Elizabeth Chupes Pidad, kay Kuya Joy, Fernandez, thank you so much. And then, kay Ju Villasor, mapagpalang gabi, sister, purihin ang katastaas ng Panginoong Diyos Espiritu Santo, makapangyarihan sa lahat, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat kapatid. No, ka Marvin Culiado Montemayor, magandang gabi po ma'am, po rin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat. Erlinda Gonzaga, sorry ma'am, narong send ko. Okay lang, Concepcion Gacoma Canida. Okay, mamaya after nito ipo-forward ko sa inyo. No, okay.
Kay Ruth Barangay Binatak, magandang gabi kapatid sa lahat ng purihin ang nagsugo, ang dakilang amang mga nagsugo, hindi ang mga sinugo. Naway magkaisa ang lahat para sa ikakabuti ng lahat. Maraming salamat kapatid, no? Okay. Kay Badet Bidaswa, gandang gabi kapatid Limdimen. Good evening, salamat kapatid, no? Marina Kabawatan, good evening ma'am. Lidimin po rin nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kay Maria Salvacion Palenzuela Amante, thank you so much. Kay Estrelita Alia, thank you so much, no? Kay Susan Peralta Ruco, thank you so much. Kay Trinidad Bangloy, kay Jubilin Villaruel, maraming salamat kapatid. Aray ko, no? Kinagat na ako, no? So thank you so much at isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat.